Hello po. Good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po. Thank you po sa lahat ng dadaanan ng content ko na to. Sana po tapusin nyo. Bali, episode 2 po nung SPG na content na ginagawa ko. Yung una po, yung tungkol kay David. Bali, ito po, episode 2. Medyo SPG po ito. Kasi kaya po naisipang gumawa ng content na to. Kasi ito po yung mga nasa Old Testament. Konti lang naman po ito, mga apat o tatlong tao lang to na nasa Holy Scripture sa Old Testament. Kasi para po mas lumalim pa yung pagtitiwala nating lahat sa Holy Scripture. Kasi nga po ang Holy Scripture ay napakamahiwagang libro po niyan. Napakatotoong libro po niyan. Kasi nga po yan, kahit po yan inagpasalin-sali na, may nagdagdag, may nagbawas, napakalaki pa rin po ng essence ng book na yan, ng aklat na yan. Kasi po yan ipinasulat ng Panginoon generation by generation. Iba-ibang tao po talagang nagsulat niyan, pero sinamahan po yan ng spirit ng ating Panginoon. Para nga po sa mga susunod na generation, tayo po kasi reality po guys, nandun na talaga tayo sa last generation ng mundong ito. Kasi nga po, malapit na pong dumating ang ating Panginoon . Kaya ko po naisipang gawin tong content na to kasi pinanood ko rin po yung mga documentaries na nagpapakita ng mga taong nandun sa Holy Scripture, sa Old Testament, na mahiwaga po . Kasi yung mga taong pong ito, kaya din po ito inilagay sa Holy Scripture, sa Old Testament. Although sinabi ko na po sa ibang content ko, na dapat po talaga doon na tayo magsimulang tumutok ng pagbabasa sa New Testament. Sabi ko nga po, di po ba totoo din po ito biblically speaking, na what is happened before is still happening and will happen again. So, dagdag ano lang po ito, dagdag magbubus sa ating faith at trust sa ating Creator. So, episode 2 na po ito. Tungkol po ito kay Judah. Si Judah po ay isang karakter sa Old Testament na anak po siya ni Jacob, yung 12 anak po ni Jacob. Yung isa nga po doon, si Joseph the Dreamer. Nagawan ko na po ng content si Joseph. Kaya alam po, nasa dulo na po ng mga videos ko . Si Judah po, nung nangyari po yung pagbibenta nila sa kapatid nilang si Joseph, humiwalay na po si Judah. Tapos nagkaroon po siya ng sarili niyang buhay. Sundan nyo pa po guys, medyo maiksi naman po ito . Sana po makapaghatid ako sa atin sa ating lahat ng life motivation, life lesson. To God be the glory po. Thank you po for watching. Sundan nyo po